Babae. Babae ang anak mo, Gina. Ilayo mo yan sa akin! Hindi ko anak yan! Jona, bakit? Anak! Ano nangyari? Ilayo mo! Ilayo mo! Hindi ko yan anak! Dear Charo, malimit nating sabihin na tanging ina lang ang kayang magmahal sa isang tao na kakaibang itsura. Ipinanganak ako ng may taglay na katangi ang hindi kayang mahalin, maging ng sarili kong ina. Ilayo mo! Uy, yung batang pangit, oh! Unga, mungas, wang di pangit, eh. Mukhang palaka! Palaka! Hoy! Mga bata! Tigilan niyo na kayo, mga anak ko! Baka gusto niyo makarma kayo, malipat sa inyo yung itsura niyan! Uy na! Sad bahay itong mga batang to? In fairness sa'yo, ha? Natanggap mo na yung itsura ni Badeth. Eh, hindi ba nung sanggol yun, eh, muntik mo na ipinamigay? Ay, naku, nakonsensya lang talaga ako. May takot pa rin ako sa Diyos. Ito naman, di ba ako pwede maglambing sa prinsesa kung pinakamaganda? Ha? Kasus, binula pa ako nito. May salamin naman po tayo sa bahay. Nak, para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Ang anak ay bigay ng Diyos. Kaya lahat ng bigay ng Diyos, maganda. Salamat pa. Kaya love na love kita eh. Kasi ikaw lang yung nagsasabi na maganda ako. Alam mo anak, lagi mong tatandaan, ang totoong ganda ang gagaling dito. Ha? Kaya maswerte yung lalaking mamahalin mo. Kasi dalisay ang puso mo. Badeth! Pag-isig pa! Kuya, bakit? Ano nangyari? Pag-isig ko, hindi na siya humihingi. Pa! Pa! Pa? 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 Madali ka naman bang turuan? At saka kaya mo ba magbuhat na mabibigat? Kayang-kaya po. Kahit ano po yung pagawa nyo. Hindi ko po ipapaya si Tia Nena. Kaya rin po mag-sell-stocks na yan, lalo na sa mga chicks. Tawag nga po namin dyan, ex ng bayan, sa dami po na naging nobya. Oh, ituro mo sa kanya lahat ng ginagawa natin dito, ha? Mauuna muna ako, mag-deliver pa ako, ha? Sige po, ingat po. Anong bahala? Para kay Badeth. Para kay Badeth. Teka, sandali. May nakasalang pala ako doon. Balikan ko lang, baka masunog eh. Hindi na, ako na. Ako natitingin nun. Sige na, umuwi na kayo. Ako na mag-ilipin na to. Sige, Badeth. Salamat, ha? Bukas ulit. Sige, ingat kayo. Sige. Badeth. Mukha ba akong desperado? Erwin. Bakit? Ayaw mo ba? Na bayad ko, nakapagpaubos ako ng tatlong bilao. Yung anak mo, dalagang-dalaga na, no? Eh, sa babaan to ang babae, kundi sa pagdadalaga. Kaya nga, dapat binabantayan maigi. Marami kasi sa paligid na bantay sa lakay. Buntis ka? Tatatlong buwan na kasi akong di dinadatnan, eh. Hindi ka ba masaya na magiging tatay ka na? Akala ko ba nagmamahalan tayo? Hindi, hindi. Siyempre naman, nabigla lang ako. Sorry. Hindi ko na matatago to. Magtapat na tayo kay Mama. Mas magagalit yun kapag pinatagal ko pa. O, Nena. Anong Nena si... Si Erwin po. Wala eh. Pati mga damit. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Tinakasang anong lalaking yon? Napakawalan yan ng pamangkin mo, Nena. Huwag na huwag magpapakita sa akin yan, ha? Eh, hindi ma. Baka po may nangyaring masama sa kanya. Tatawagan ko po siya. Tawagan ko siya. O ano, tanggapin mo na lang kasi, natatanga-tanga ka.
Wala yung kamalay-malay. Huwag mong idadama yung bata. Hindi ko rin naman ginusunlokohin ako. Mas lalo hindi ko ginustong ipinakanak akong ganito. Hindi ko rin naman ginusto na maging ganyan ang itsura ng anak ko. Pero tinanggap kita. Binuhay kita. At minahal kita. Lagi mong pinapamukha sa akin ang pangit-pangit ko. Yun ba yung sinasabi mong mahal? Anak, ganito lang ako magsalita. Pero mahal kita. Anak kita, kahit ano ka pa. At yung bata sa sinapupunan mo. Anak mo yan, kahit sino pang ama niyan. Palalakihin natin yung baby mo, ha? Kalimutan mo na yung lalaking yan. Hindi ka dapat lokohin ng kahit na sino pa. Kasabay ng paglaki ng anak ko sa aking sinapupunan ay ang pagsilang ng bagong pag-asa at bagong saysay ng buhay. Huwag po kayong mag-alala. Napakagandang bata ng anak niyo. Salamat sa Diyos. Hindi niya pagdadaanan lahat ng pinagdaanan ko. Tuwing umagang magigising ako, pinagmamasdan ko kung may nagbabago ba sa anak ko. Wala naman nung una. Hanggang dumating ang kinakatakutan ko. Pero parang nagiging kamukha mo yata. Mas normal pa siya noon, ha? Sinasabi mo ba na abnormal lang apo ko? Ikaw naman, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Napapansin ko din po na nagsisimula pong mangitim yung balat niya. Ayoko maranasan ng ano ko yung mga naranasan ko ngayon. Hindi yan. Hindi yan, anak. At kung ano't anuman, mamahalin at poprotektahan natin ang anak mo. Jereska Abrenica. Good morning po, teacher. Hoy, huwag ka nga dito. Doon ka sa likod. Ayaw kitang katabi. Doon ka nga. Walang may gustong tumabi sa'yo. Ba't ka sa gayon mukha mo? Momo! Momo! Ha! Tama yun, ah. Dito ko po pinasok ang anak ko sa school nyo. Kahit mabigat po sa bulsang tuition. Dahil inaasahan ko na hindi lang po siya matututong magbasa at magsulat. Kundi matututo po siya ng tamang disiplina at pakikipagkapwa-tao. Sana ho iyon po ang ituro nyo sa mga estudyante nyo. Naiintindihan ko po kayo, Mrs. Hindi na po maulit. Mommy! Mommy, ayoko na po dito. Kasi po sa bahay sila sa akin eh. Mommy, doon na lang ako sa bahay para walang nanunokso sa akin. Bakit po kasi ganito yung itsura natin eh? Eh, si Lola naman po hindi ganito. Pati rin daw po yung daddy ko. Mommy, tayo lang yung pangit. Kaya daw po tayo iniwan ni daddy. Hindi tayo iniwan ng daddy mo dahil sa itsura natin. Umalis siya kasi hindi niya kayang humarap sa responsibilidad. Bigay ka sa akin ng Diyos. At pagbigay ng Diyos, maganda. Eh kung mag-asawa ka na kaya para may katuwang kang magpalaki sa anak mo. Nandiyan naman si nanay tsaka si kuya eh. Halika. Gagawa na kita ng account. Ha? Account saan? Teka nga. Yan! Kukunan kita ng picture para sa profile pic mo, okay? Picture? Post? Ganito ba? Ganyan! Yes! Kabila naman. Kabila. Okay. Okay. Oh. Paano pag may nag-chat sa'yo? Asa pa ako. Ay! Uy! May nag-message siya sa'yong afam! Tinan mo! Tingin? Ito kayang Alex na taga-Germany. Pwede. Mukhang mabait. Saka gwapo. Paano kung matakot lang siya sa akin? Ha? Eh,
nakita niya na nga yung profile pic mo. Hindi naman siya natakot, di ba? Dali na. Dali na. Ito. Sagutin mo na. Oh, yan. Sagutin mo na. Hi, Badeth. Hi, Alex. Who's that beautiful girl behind you? That's my daughter, Xiona. Oh, aren't you going to introduce us? Xiona, anak para. Hello po. Alex, this is Xiona. Hi, Xiona. I'm your mommy's friend. Can you be my friend too? Yes! Dating pa ba yun? Baka naman pinapaasa lang kayo. Mukhang tama po kayo, Ma. Umuwi na lang tayo, Sean. Ano, gusto ko na ako. Daddy! Si Daddy! My daughter. You've raised her well. Thank you. Welcome to the Philippines. Thank you. Why are you crying, Badet? I'm just happy you're here. Of course. I promise. Look at me. I'm ugly. Hey. Listen. Outside appearance doesn't matter. What matters is what's inside. And I've seen enough of you to know that what's inside is beautiful. Pag-ibig. Pag-ibig? What's the meaning of that? Love. Oh, love. Pag-ibig. Pag-ibig. Tama. Daddy, Daddy, hey, this is my son. Careful, Xiona. This is our building. Nice. Sige na, pumasok ka na. Bye-bye po, Mama. Bye-bye po, Daddy. Bye-bye. Hey, bye-bye. Be careful today. Don't be sad. I'll come back for you. Promise? Bruce Bryson. And when I do, I'll never leave you again. Ishli Badeth. I love you too, Badeth. Tinutuon ni Alex ang pangako niya. Bumalik nga siya. At may dala pang sorpresa. Sabi ko po sa inyo, Mami, babalik po si Daddy kasi nag-promise po siya. Yan na, yan na! Bilis, bilis! Wait. I have something to tell you. I can wait. Will you marry me? Fairy tale,
Naging prinsipe ang palaka dahil sa halik ng isang dalagang nagmamahal. Sa tunay na buhay, ginawa akong reyna ni Alex. At ang aking anak, ang aming anak, si Xiona, ay inangkin niyang kanya at ginawang prinsesa ng buhay niya. Masasabi ko na ang buhay ko ay hindi isang sumpa o fairy tale, kundi isang blessing mula sa taas.